Hi guys! Welcome back to my channel. So, it's Thursday today. And, yun nga, malapit na yung Christmas. And, dahil ako ay naatasan na maging overall committee sa aming company. So, ayan. Ilan. Kasama doon ang pag-iisip ko doon sa mga paano namin papasayo yung aming mga kasama ng empleyado. Siyempre, guys. Siyempre, diba? Minsan lang sa isang taon dumadating yung Pasko. And, siyempre, masarap sa feeling na kahit minsan sa isang taon, may mga natatanggap silang mga kakaibang regalo. So, since mabait yung aming boss, nagbigay ng kaunting fund. So, pinagkasya-kasya ko po yun, guys, para ang aming mga tao ay may bibit-bitin pa na mga regalo bukod sa mga pang-giveaway namin. So, meron akong ipaparaffle, anim na, actually, dapat lima lang, pero may dumating na blessing ngayong umaga na kaya naging anim siya. So, ang gagawin natin, dahil meron naman na talaga sila mga pang-uwi. So, hindi na talaga sila bokya. Meron na silang bigas na 10 kilos. Meron silang spaghetti, fiesta spaghetti para sa kanilang Noche Buena. And, meron na silang mga, yun ito. No, napamigay ko. Ayan, binigyan ito sila. Ito guys, maganda to. Bath towel siya. Pero hindi siya basta bath towel lang na bibili sa bangketa na bangketa lang. Although, ayan, tatakgan yan. Pero maganda to, guys. Hindi nila to hihintian kundi matutuwa sila dito. Kasi maganda yung tela niyan. Pinag-isipan ko talaga yan, guys. So, lahat kami may ganyan. Lahat kami may ganyan. But, aside pa po dyan, ay meron pa akong ito pasabog sa kanila na hindi pa po nila to nakikita, guys. Ako pala nga nakakaalam nito. Maliban sa driver na kasama ko. So, yun guys, syempre para diba yung first blast ng taon, pagpasok nila sa January, natutuwa sila or nakangiti sila, maiisip at maiisip nila na this year ay iba naman yung pakulo namin. Last year kasi guys, nasa Pandi kami sa farm, bagong bili ng boss ko yung farm sa Pandi noon, bininyagan namin yun, so ang saya din noon, kaya lang ang kalaban namin doon ulan. And wala kaming parapol noon kasi may mga circumstances kasi minsan talaga na hindi inaasahan. Alam niyo naman, pag sa isang kumpanya may ups and downs, so medyo dumaan tayo sa downside dahil sa pandemic. So hindi ako prepared. At the same time, yung fund namin so slow talaga kasi 'di ba, galing nga sa pandemic, hindi pa kami tapos magbayad. As in, ang dami talaga namin binayaran, guys. As in million talaga yung aming binayaran. And that time, mahirap pong makasingil. So, ang mga million din na singilin, mahirap talagang makasingil. Siguro naman, alam na mga companies yan, ano. But then, this year, sabi ko naman, alisin natin yung mga, yung mga medyo may mabigat. Kasi minsan, may mga time na napagsasabihan natin sila, pag may mga mali. Kasi kailangan, syempre, kailangan i-correct para hindi lumala. No? So, this time, kailangan sa the time na sa Christmas party hanggang sa pagtulog at pagising nila, guys, sinisigurado kong ngingiti talaga sila at hindi nila makakalimutan itong party namin na ito. First time ko mag-held nito na ganito sila kadaming mauuwi. So ayan. So let's go. Babalot na tayo, guys. So, ayan, yung una kong babalutin, guys, is hotdog maker. Ito po ay maliit lang na box, pero maganda yung presyo. Ayan. And, syempre kasi, bakit hotdog maker yung naisip ko? Kasi, diba, guys, si Inday ay mahilig mag-isip ng negosyo. So, hindi lang to pambahay. Pwede pa nilang gamitin ito na gagamitin na lang as business. Lalo ngayon, diba bakasyon ang mga kids? So, itong hotdog maker or waffle maker, pwede nilang gawing pangkabuhayan, guys. Ayan. Diba?
So, panalo yung price niyan. Hindi ko na i-reveal. Hindi ko na i-reveal. Ako kasi guys, nakakaalam ng mga prices na mga pinamili ko, syempre, kasi hindi pa nga nila nakikita. But then, sure ako guys, ang makakakuha niyan ay talaga namang matutuwa. Lalo na kung business-minded din ang makakakuha. Kasi dito sa company namin, hindi lang naman ako ang may business. Tatlo kami guys ang may business dito. May nag-online selling, may nag-online live, and meron din nag-online selling. Ayan. Na-impluensyahan ko yung mga yan guys. Na-impluensya talaga ako. Pagdating sa ganyan. Kasi nakikita nila na pag may business ka kasi, hindi ka talaga hirap. Kahit sa paano, depende na lang sa diskarte mo. May makukuha at makukuha ka talagang ipon kahit kaunti lang. Or meron kang extra income talaga na hindi mo na kailangan ng problema kasi may investment pa. So, yun yung kagandahan guys na may business. And depende sa'yo yun kasi ang business talaga para sa akin lifetime yan. Ang employment kasi pagdating natin, pag sinwerte tayo, dumating tayo ng 60 years old, saka pa lang tayo nakapag-retire. Pero ang business ka, hanggat kaya mo mag-negosyo, makakapag-negosyo ka talaga. Diba, lifetime yan. Parang SSS lang yan. Char. So, ayan guys, nagbabalik na tayo ng pang-gift. Ay, ng pang-gift, ng pang-raffle. Sure ako na matutuwa talaga yung makakakuha nito guys. So ayan guys, sinumpisa ako na siya. Ayan na siya oh. Ayan. So tapusin ko na rin. Ayan. Okay. So see you later. Ayan. Tapusin ko lang guys ha.